What's up mga kuis? So, welcome back again sa ating YouTube channel. So, for today's vlog mga kuis, i-share ko sa inyo yung ating setup sa ating helmet ng ating camera tuwing summer season at saka rainy season. So, ipapakita ko muna sa inyo yung setup ng ating lagayan ng cam, yung mount niya sa helmet natin. So, ito. So, ganito yung mount natin ng helmet. So, nabili ko siya sa Lazada, mga kuis, yung Telesin strap mount. So, kaya ito yung pinili ko, mga kuis, kasi sa tingin ko, mas safe to kesa dun yung sa mga parang idinidikit. Although, okay din naman yon, pero para sa akin, mga kuis, kasi mas safe talaga to. Kasi, hindi siya basta-basta matatanggal kasi nakatali siya sa loob paikot, mga kuis. Yan. What? Yun nga lang, mga kuis, sa katagalan kasi nito, parang lumutong yung plastic. Tapos naputol yung dito, meron kasi siyang parang lagayan pa dito. Yung sa strap niya, naputol na. Then pakita ko lang din yung sa loob mga kuis. Yan. So, ayan siya mga kuis. Kung paano yung pagkaka-strap niya, kaya talagang safe na safe. Tapos nandito na rin yung ating adapter, tsaka yung mic. So ganyan yung ginawa ko. Tapos nandito yung mic sa gilid. Yan. Diyan ko siya nilagay. Para kung sakaling magsasalita tayo, hindi siya masyadong tutok kapag dito natin nilagay yung mic. Kaya sa gilid ko banda, inilagay yung mic. Ayan. Tapos ito, inilawit ko lang para sa ating camera. So itong i-share ko nga pala sa inyo mga kuis is yung mga gumagamit na mga camera na hindi pa waterproof. Like yung katulad ko na ang gamit ko pa rin is yung Hero 4, GoPro Hero 4, yan. Kasi ang alam ko is pagdating sa GoPro Hero 5, 6, 7, 8 is waterproof na siya. So kahit wala na siyang ganito, waterproof case, kahit maanohan siya ng ulan is okay lang. Pero ito kasi, hindi pa siya pwede. Okay? So, i-share ko sa inyo kapag summer season yung ating setup is ito yung ginagamit ko mga kuis. Ayan. Ito, tapos yung ating camera. So ganyan lang siya mga kuis. Tapos ikakabit ko na siya rito. So ganyan lang siya mga kuis, tapos yung ating mic. Ayan, so ikakabit ko lang yan dito. So ganyan yung ating setup mga kuis pag summer season. Yan. Dahil hindi naman siya nag-uulan, okay lang na nakaganyan siya. Yan. Tapos, ang share ko naman sa inyo kapag this rainy season na. Itong i-share ko sa inyo mga kuis, depende na lang din sa inyo kung gagayahin nyo rin yung ginawa ko. Katulad sa mga ibang action cam na hindi pa waterproof, okay? So, ito ganito yung ginawa ko mga kuis. Siyempre, gagamit tayo ng waterproof case. Hindi ka naman makakapag-vlog ng maayos kapag naka-waterproof case yung camera mo. Yan, naka-waterproof case yung camera mo. Tapos, nakalagay lang siya rito. Kapag magsasalita ka, possible hindi maririnig or maririnig man siya, kaso hindi naman maintindihan, okay? So, ang ginawa ko mga kuis, depende na nga lang din sa inyo to kung gagayahin nyo mga kuis, ha? Bali, ang ginawa ko dito mga kuis, yung sa side ng lagayan ng mic, binutas ko. Ayan, kung makikita nyo mga kuis, ayan, binutas ko siya. Ito, binutas ko yung saktong-sakto lang yung lagayan ng adapter ng mic. Kaya para pag pinasok mo siya, sakto lang. Ayan. Tapos ang ginawa ko mga kuis, is nilagyan ko siya dito. Ayan, gumupit ako kahit electrical tape lang ginawa ko, dalawang patong. Ang sa tingin ko naman na ang kakasya lang is ito. Ito lang. Kasi unang binutas natin, isa tingin natin nakakasya to. Itong itim na ito. Yan. Para hindi siya sumabit. Tapos, ang ginawa ko naman, gumawa ko ng electrical tape. Ayan. Dinikit natin, tapos binutas natin sa gitna. Tapos, ang ginawa ko is yung kakasya lang to. Ito lang, yung kakasya lang to. Para once na pinasok natin dito, yan. Okay? Ganyan siya mga kuis. So, ganyan yung magiging resulta niya. Yan. Para kahit once na umulan, dahil fit na fit siya rito, hindi siya basta-basta papasok yung tubig ulan. Yan. Diba? Naka-fit siya.
Kaya hindi basta-basta mapasok yung tubig ulan. At dahil nakaganto tayo mga quiz, rinig na rinig pa rin yung ating pagsasalita sa loob ng helmet. So yung gantong setup mga quiz is proven and tested ko na. Kahit gaano pa kalakas yung ulan at nagbablog kayo, proven and tested. Pero syempre, yung mga gantong case is hindi nyo na siya pwede gamitin underwater. Syempre papasukin na yan, may butas na eh, di ba? So hindi nyo na siya pwedeng ilubog sa tubig. Pero kung gagamitin nyo siya sa pagbablog, pagmamotovlog at umuulan, okay na okay siya mga quiz. Pero if ever mga quiz na meron kayong kunyari mga Hero 5 pataas, parang ito, Hero 7 black, pwede na siya kahit ilubog mo siya sa tubig. Pero para sa akin kasi hindi pa rin siya advisable, although sabihin na nilang waterproof. Pwede to mga quiz kung sakaling pag umuulan, pwede naman siya. Tapos yun nga lang, kung sakaling yung adapter nyo, at tatanggalin, syempre may takip yan dito kasi mga quiz eh, tatanggalin mo siya para may ilagay mo to. At para may ilagay mo din tong case niya, hard case. Pero para sa akin mga quiz, ang gagawin ko pa rin dito is tatakpan ko pa din siya ng electrical tape. Pag tinakpan ko siya ng electrical tape mga quiz, is bubutasan ko pa rin yung sa gitna para saktong-sakto pa rin yung adapter niya. Kasi hindi mo pa rin masabi mga quiz eh, kasi open pa din siya. Yan, open. Unlike kapag may ano siya dito, may protection siya at yung adapter niya lang yung nakalabas, possible mas okay yun mga quiz. Hindi, mahirap kasi makipagsapalaran mga quiz ng mga gadget, lalo na pag sa mga ganito. So yun lang mga quiz para sa ating vlog for today. At sana nakatulong ako, lalo na sa mga nagmumoto vlog na ang ginagamit na mga action cam is hindi pa waterproof ready. So sana nakatulong ako mga quiz. So hanggang dito na lang, and always remember, stay safe, ride safe, God bless. Peace.